Muling ito ang isang pasagalan natin sa servisyo sa pag-aamagan. Bago po tayo mag-aamagan sa tayo na ay manalangin. Ang manalangin sa mga kailangan ng lahat, maraming salamat po Ama, tayo sa pagbabay sa amin sa buta niyo, mga kapatid, sa Ama, sa aming pag-aamagan ngayon. Padalan po ang mga banal namin, sa pagpapaisaman sa aming pag-aamagan, sa pag-uwi sa pangalan. Maraming salamat po Ama sa pagbibig sa aming panalangin sa pangalan ng Thank you.
pagbibigay ng fairness to Lord Jesus. Team number 131. Pag-aaral ng mga ito,
bigyan po siya ng kapangyarihan upang sa gagawa ng kanyang mga kasatingin ay makapagpapatibay sa aming pinakasalanan. Ingatan din po ang aming mga kapatid na nasa panagaan sa sila'y pangalating ng ligtas, makasama namin sila sa aming pagsampanin. Salamat sa pagbibig sa aming mga kanalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Ang buti po ay mabala po sa pangalan ng BSSCA, ang Balikaya, Aron Sabito, at magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay natuwan at ngayon na magiging kasama-sama na mag-aabatid sa simbahan ito, sa kesa ito, at patuloy mong balik na mapuri sa Panginoon at pasasalamat sa mga oras na ito. Ano po? Tayo po pala at ibalik po natin na ating buong puso pagpuri sa Panginoon sapagkat sa ito nila niyo mabuti sa atin, sa nakalimang sa isang linggo, na po tayo buhay, malakas, at patuloy po na sumatanggap sa tupat na pagkapala na wala po sa kanya. Salamat po sa mga nasiganap, wala po sa pagpapaawi, iyanak na po natin ang mga pangalan, sa tumugtog, sa piano, sa atin po nag-operate ng projector, at sa nagpaawi po sa atin. Ano po? Ngayon gulit po, ang ating nakapagsalita ay isa po kasi po na mapalit natin doon sa ating iglesia, sa po ay bahay, ni Brother Catherine Gallego, at meron po dalawa na sa po ay Sister Ruth Gallego. At sa pagpapatuloy ay ilang anonsyan po na sa alaala sa ating mga kapatid, na bukas po ang ating family life ay 8:15 in the morning, na ang umuuna po ay sino po ba? Sino po mga unang buka? Sir Dennis. Wally Family! Sino bang wahing lang nito? Bukas, 8:15. Ano po? Mauna sa family life ay wahing family. Sinabi po kayo ni Yandar Pascual Pumendor sa lahat ng mga guest na ringgit na ay meron po meeting bukas sa 3-way. Ano ba? So, sa mga guest na sa special CNA ay meron po meeting bukas sa alas 5 ng hapon pagkatapos po ng 3-way. At paliwanan po ang kapataan, ito po ay nakalitang inanaw sa po, sa district, tuloy ba, bukas? Yan, meron po district-wide na 1,009 bukas sa Sati, Sati, Covered Court. Ano ba? Ano ba siya? Alas 6. Basta dumilip na. Yan na yun. Yan, district-wide. Ha, district-wide. Na, ito po ay napapulungan na kung malakas ang tapos mo. Ngunit nakalitaan na doon sa tapos. Yan, so, bukas po yan ang sabi, district-wide. Social Night kasi sa ating Covered Court. Makatawag po natin dyan ang Pepe, Pilar, Testros at ang Imo. Yan, at maging ating Iglesia. Kaya po lahat ay itinitahan yan, kasi sa ating Covered Court. Yan po yung mga pahiwating. Ano po? So kayo yung mga kapatid ay ating pag-ibitahan ng Espiritu at kayo po kung po ang ating isipan at ang ating puso na natulanggap sa pagkapalat ng Panginoon sa iyong ibig. Bago po natin pakinggan si Stephen Galego sa kanyang mensahe, ay tayo may makakayang puna ng tanong bilang mula sa ating kabataan. Thank you.
salamat, Sir Alvin, sa pagsabi ng awit para sa aming lahat at para papuri sa ating Panginoon. Natatakot sa last time na ako din yung speaker, hindi niya ang din yung kumanta. Para lagi kami na nalitin. Diba? Nakakasabi ng kreksyon. Natatakot na siya. Thank God, it's Friday. Kayo ba yung pagsalamat at ngayon ay Friday na? Drink, kung isang linggo, sinasabi ko lagi kung sana, Friday na. Diba? We will have a little fun. Ito pong pagpasok, o bagong pasok sa taong 2011. Excited po ba kayo? Sino po ba excited na mapasok na naman ang bagong taon? God of order. Hindi niya lang basta sinulat siya kung anong numero
Mr. Chanda Gosari. 10, as sabi niya, 10 is the smallest number that could compose the church. So isa rin pong patunay na yung kingdom of heaven at yung number, it is referring to a church. Di po ba? Kasi 10 is the smallest number that could compose the church or a synagogue that time, yung mga Jewish people. At ang sabi dyan ay 10 virgins. Pag sinabi po natin virgin, ano ibig sabihin ng virgin? Pure. No? So, ang sinasabi ang parabol, 10 virgins. So, he's referring to a church with pure, uncorrupted doctrine. Sino po ba sa atin, sa mga denomination ngayon, ang nagtuturo ng may pure, uncorrupted doctrine? Tayo po, ang Seventh-day Adventist. We have the pure, uncorrupted doctrine na pwede natin i-share sa good word. Verse 2, 5 of them were foolish and 5 were wise. Notice, kung yung mong titignan, hindi po sinabi sa verse na yun, if that's not, hindi naman, English ko na lang ko, if that's not contrast in that verse, hindi po dyan sinotrast yung obedient with disobedient. If that's not contrast, pure with impure. It does not contrast faithful with the unfaithful. So, yung pumasok na question sa aking mind, what makes a foolish virgin foolish? And what makes a foolish wise virgin wise? In the parable, all 10 virgins went out to meet the bridegroom. Lahat sila ay may lamp and vessels for oil. For a time, parang walang difference kasi lahat sila may oil, may vessel. Di ba po? May lamp, may vessel, may oil. So saan po kaya dumating yung pagkakaiba sa parable? Dumating po ang pagkakaiba sa parable noong nag-cry out na, sabi, dumating na ang bridegroom. Here comes the bridegroom. Diba? The wise have oil in their vessels with their lamps. The foolish have no oil in their vessels with their lamps. Doon na nakita yung pagkakaiba. At dito na dumating na ang bridegroom. Lahat sila, tapos yung foolish, wala lang oil. Pero yung mga wise, they have still oil. Ang sabi ko sa Christ object lesson, meron sa kuklas. Basahin niyo po with me. Please read it with me. The class represented by the foolish virgin are large hypocrites. They have forgotten the truth. They have advocated the truth. They are attracted to those who believe the truth, but they have not yielded themselves to the Holy Spirit working. Ano po ba ang nag-relat sa sentong lang? At sabi sa Psalm 119:105, ano sabi dyan? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So the lamp symbolizes what? God's word. And the oil symbolizes the Holy Spirit. Nandito po ang issue. Yung parang pagtitignan natin on the outside appearance, parang everything looks fine, no? They have their lamps in their head. So ano pa bang kailangan nila? They thought they are ready to meet the bridegroom. We talked about the Holy Spirit. As such, they have a regard for truth. They have advocated the truth. They are attracted to those who believe the truth. Pero may pagkakaiba po, may pagkakaiba, there's a big difference between having the word of God in your hand and mind to defend the truth and having the word of God in your heart to live the truth. Ano ba yung para nag-alagyan?
were informed, but not transformed. The full experience were instructed by the Word, but not changed through the Word. And the Holy Spirit were convicted of the truth, but not changed by the truth. Ngayon po ang tanong sa atin, mga kapatid. Yung po bang katotohanan na ating po tinanggap at pinaniniwalaan? Does it drastically transform you and me? Baka katulad na din po tayo ng Holy Spirit. Pakipalit siya sa isang klase ng pasyente. Yes. The class representative, the Holy Spirit, has been possessed with a superficial word. Nung ito po ay aking nabasa, sabihan ko sa inyo mga kapatid, I ask God, kasi minsan, nararamdaman ko na I always say this when I have the chance to say this. Minsan, naisip ko ba ay you go through na naglilingkod tayo sa Panginoon, pero parang we just have to do it. Kailangan lang natin gawin. Or parang matapos lang. Minsan ginagawa niyo po ba yung mga kakula natin sa church na basta magawa, matapos. Pero wala naman yung sincerity sa ginagawa natin. Do you have dumaan po ba kayo sa kulat kasi baka ako lang. So I ask the Lord, if there is any superficial word in me at that time na nabasa ko yun. No, we have to give it to Him. We have to ask the Holy Spirit to transform and change us with the truth that we are receiving day by day. Of the Holy Spirit. Ano po ba yung fatal mistake? Fatal because it caused them na hindi sila makasama doon sa banquet. Diba? The fatal mistake of the Holy Spirit is that they have some oil but not enough. Mga kapatid, kamusta po ang aming personal Bible study? Do you have time to read and study words and meditate on it? Do we still have the time to be on our knees and pray? Or our prayer life is just automatic and ritualistic? Wala basta nakapag-pray ka lang. Parang pray mo yesterday, pray mo lang ngayon. Have you heard of the 7-7? 7-7 ay ginagawa sa EUP, mga past months na yata. Kaya pala nagtatarapon, since alas 7 na umaga, may tumutulong na doon ang feeling, it means it's time for prayer. So 7 in the morning and 7 in the evening. At yan po ay ang programa ng ating FSD ng SPUC. Last Wednesday po, kami po ay nagkaroon ng chance na makasusba sa Father English. At hindi po natin alam na may special program pala na yung NPC. They have the State of the Union address on Wednesday. And we are privileged to hear the message of our president, Pastor Mati. At ang kanilang team for this year is Moving Forward, Revival and Reformation, and Beyond. Yun po ang team. At tayo po na nasasakupan ay encourage to have our own Bible study, to have our own prayer time with the Lord. Pwede po natin i-attack sa 7-7. 7 in the morning, 7 in the evening. Or kung hindi naman po ang pinagod na yung 7, 6 in the morning, 6 in the evening. Whichever, whatever time ang pinagod. Di ba po? Ang importante po ay meron tayo, personal,
Prayer time. Ngayon po, there is a good news for all of us. The good news is there is an abundant supply of heaven's oil of grace for you and me. There is a shortage of the power of the Holy Spirit to give us the victory that belongs for in our own personal life. Pero mga kapatid, no one else's prayer can substitute for you, for yours. Nobody else can study God's Word for you. No one else can have that intimate relationship with God for you. As sabi ko sa Christ of the Lord, no man can live for another, and no man can receive the Spirit of God for another. Hindi naman pwede ako magbahalan ng Biblia para sa tao. I can share. Pero yung talagang pag-aaralan ko ng Biblia, iba ang mag-inisip ko, sasabihin ko lang sa asawa ko, diba? Kahit sa mga kaibigan yung iba yung mag-share, sa talagang kayong nag-aaralan. Di ba po nausin yung sa FBMP more na, lalagay mo yung Bible. Tinanay ko rin yun, pero iba rin pala yung nakikinig na talagang pinabasa mo, binubuklas mo ang Bible. Iba rin pala. So, hindi ko lang siya pinapakita, binabasa ko naman siya. Kasi pag iba yung pumapasok sa isip ko pag binabasa ko talaga. There is a story. This is a fictitious story. Si Satan, nagtawag siya ng kanyang tapuli. I got this story from him. Yung video siya na nakumpita. Tatlong eight niya. Para mag-iisip sila ng mga ways to deceive Christian. Ang sabi nung isang eight niya, sabihin natin, sumasin siya, no, that there is no God. Ay, hindi maniniwala ang mga Christian na walang Panginoon. Pag nakita nila ang creation, maniniwala sila that there is God. Sabi nung isang eight, oh, darling, na hindi sila mahal ang Panginoon. Ako, hindi maniniwala hindi sila mahal ng Diyos. Dahil, ibigay na ang kanyang anak para makauligtan sila sa kasalanan. So, mahal na mahal ng Diyos ang kanyang mga anak. Sabi ng pangatlo, tell them that there is God and that their God loves them. But tell them that there is no hurry. Tell them there is plenty of time. Tell them to be busy with their word. Tell them that there is no hurry. Kailan din ba tayo mag-start? If, kung hindi pa po tayo nakapag-start, when is the best time to start reading and meditating His Word and have that greater life? Kailan po mga kapatid, bukas? Tomorrow, maybe today, mga kapatid. The best time is now. Let us know and have the deeper spiritual communion with God. Deeper study of His Word. Hindi ko po alam ang mga sa inyong mga kapatid. Pero maybe the Holy Spirit now is talking to you, telling you, oh, sister, start reading My Love Letter to You. Sister, start having the first time in prayer. There is this old song from our kingdom, Hover over me, Holy Spirit. Fill me with Thy loving presence.
salvation song for you this evening. Yeah.
bilang iyo. Kami po ay totoong nakaingalan ng Dalang Espiritu pagkat pinilala po namin na aming ang Espiritu lamang po ninyo at siyang taming makakapatidot sa amin upang ang pabuhay ng salayin ng mga problema. Tuloy kami na tapang langit upang pumating ng panahang padalan na kami ay patulungin na sa aming Panginoon Jesus. Pagkapat kami ay may panahon na tutulong at ang suga at ay pag-ibig kami ay puno na Banal Espiritu at handal sa lugar. Nararamdaman po namin sa dalan at alam po namin pagkat ito ang inyong ipinakilala na katotohanan na malapit na malapit na ang muling magpapakit ng Panginoon. Pagkilan Diyos, maawa po kayo sa atin. Kami po ay magpapatuloy sapagkat ang iyong biyaya at awa ninyo ang siya magpupuno sa amin. Kami po'y mga kaibigan, kami po'y nangailangan ng tulong. Huwag niyo po kami iwan ng banal sapagkat wala kang magagawa sa amin at ito po kayo kami po'y tulungan. Ang iyong Banal Espiritu na wa, siya lang mamalagi sa amin na aming kaisipan sa aming puso at patuloy na maraming susulong pagkat ito ang pinagawa sa amin. Pagpalayan po ang buhay kesyo ng Ikaw, Banal. Ihandalin po ito sapagkat kami ay tatanggap na huling ulan at siya magpapatibay ng aming pangalaman tayo. Maraming salamat sa inyong ibig, Ama. Maraming salamat sa inyong tunang na. Maraming salamat sa inyong Banal na Espiritu. Ang araw ng mga napakas ng pangalan ng Jesus. Mayroon po tayong salamat-salamat sa kapatid sa pagdaloob ng isang perfect announcement. Yung kung kapatid na natin ang rabi ay namatay po noong last Wednesday, Brother John. At si Brother John. At yung aming ating bahay din sa atin ay namatay din sila. Gusto po nila magpatatawa at kami-tanaman na pagdibigod natin mamatay. Kung sino yung gustong umanaw doon kay Nanay Andrade para tumahin natin si Nanay Andrade. Nasa ulit rin po siya doon sa Lamanyano. Tapos dito naman sa aming kapatbahay. Gawin po natin kasi sa Sunday yung dak. Para sa Sunday ay dadalhin na siya ng luman yung po malamit yung kapatid kay Nanay Andrade. Siguro para sinanay natin yung hindi sa atin ang pagkakapak. So, ito na pa kasi ang buong tayo po sa atin. Pati yung natin yung grupo. Yung isang grupo ay doon sa Holy Trinity, yung isang grupo naman. Ito po sa aming kapapak. Salamat po sa atin.